So magandang araw ko, Bolas. So sa video ko na ito, ayan, may mga pag-usapan po tayo mga free agency signings at mga malaking trade rumor po na nilalabas po ngayon sa social media. So dapat bang paniwalaan po ito or dapat lang natin po itong tawanan? So yun po yung ating malalaman po. So sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan ka, Bola, pakipindot naman po yung subscription button. So let's start po with the signings po done by one team lang. That's Magnolia Hotshots. Actually po, before po natapos yung, after po nung PBA draft, Magnolia actually was the team talaga na may pinakamaliit po na number of players. And now suddenly, in just a single day po, kinompleto na nila yung 15 na roster spots po na kailangan nila. First things first, kudos to the management. Kasi what they did is a financially excellent move. Kasi po, halos dalawang buwan po yung kanila pong na-save in terms of salary by deciding to sign them this May, kung saan medyo mas klaro na po kung kailan magsisimula po yung ating liga kaysa naman isign sila noong March. So, sino ba itong mga na-sign po ng Magnolia? So, first is RR De Leon. 6'6 po ito. Galing po siya ng University of the East. 27 years old, 38th overall pick po nila in the most recent draft. Ang pinaka selling point is of course his size po, pero when I look at his films, I did not see anything special. And the fact is 27 na po siya, so much bata lang po siya ng konti kina Prince Capiral halimbawa po. So I do not think he has that much room po for improvement, although I was satisfied with what I saw for a rotation big man, kasi okay naman yung agility niya. And he did show some mid-range shot. And that mid-range shot, if developed properly, can be turned po into a 3-point shot. Although, Magnolia, medyo wala pa po sila na ipapakita na capability to develop po their big man as stretch bigs. Ito naman pong pangalawa is Alvin Capobres. Ito naman po is pick din po ng Magnolia. Pero nung 2019 draft po siya, na-pick. So, ang kwento po pala nito is that may chance sana siya makapasok noon sa PBA bubble as part of Magnolia, pero hindi po siya nakapasok. And now, ngayon po nila kinuha itong si Capobres. So, wingman forward po yung laruan nito, 6'2". And I'm not actually that impressed with what I saw po in the films. Hardworking yung bata, pero not that athletic po kasi. Parang kukulangan ko, lalo na po doon sa kanyang jumping ability. Although yung very strong siya, no, driving to the basket, he is not easily dislodged. So he always end up near the basket to attempt shots. Pero still, yung kakulangan po sa athleticism will really hinder him to be more than a role player siguro dito po sa PBA. Pero pinaka-surprising po na naging signing po of course ng Magnolia is no other than Lauren Brill. Because Lauren Brill is a guard, and by now we are already familiar that Magnolia po is one of the team, if not the team with the most loaded backcourt. May Barroca, Halalon, Melton, and of course Lee can play or get some minutes po in the guard rotation. Now isama mo pa yung isang Lauren Brill. Sino ba tong Lauren Brill? So naglaro po ito sa US NCAA. And even though he is a guard, to be honest, the guy has some good skills. I will not be shocked kung he will deliver a much better efficiency from beyond the arc po than Halalon, Barroca, Melton dito sa kanyang first season. Although ang nasabi po ni Coach Chito Victolero, they will treat him as a project, and that's good. That means that hindi po nila ito susukuhan agad siguro, and it is more important for him to show improvement rather than be impactful agad-agad po sa loob ng court. Although it also shows to us that there's a good chance that Magnolia will make a move. And speaking of making a move, there's a rumor here again po from Basketball ng Pilipinas, again po a site na dumadami na po kasi yung following. Napakadami reactions sa mga post nito pag nilalano na pag rumors, pero hindi, wala naman masyadong nangyayari pa sa mga
na sabi niya kumbaga wala pang napatunayan. So ang sabi niya po dito, Magnolia holds possibility to swap Halalun daw to Alaska in exchange po for Mike DiGregorio and two future second round pick. Ang pinaka-problema ko dito sa rumor, are you telling me that Halalun will be traded for a guard? Pat guard na naman, di ba? May mga forward naman dyan na pwede pong kunin nila using Halalun. E mas need nila at least a forward or even a wingman, di ba? Rather than another guard in DiGregorio. Although, in terms of skill set, DiGregorio will be a good fit kasi elite shooter po ito. He can shoot better than 40% from beyond the arc. And wala atang ganung gwardiyang Magnolia maliban kay Holly. And in terms of fairness, I think DiGregorio and 2 second for Halalun actually looks fine. Although parang talo pa rin ang Alaska. Knowing nga na yung shooting issues po ni Halalun ay talagang malaking kakulangan po dun sa kanyang alaro. And speaking of Halalun, yung daw pong kontrata niya kasi is marapit nang magtapos. So, kung totoo itong rumor na ito, malamang malapit na rin natin makita kung magkaroon nga po ng trade or hindi. Now, the much bigger po na trade rumor na nilabas ni Basketball ng Pilipinas was this one. Sabi dito, reportedly holds high interest to make a trade for current LX star Kiefer Ravenna. And just by looking at it, is it logical for Ginebra to trade po for Kiefer Ravenna? I think so, kasi LA Tenorio, again, mas malapit na po siya sa kanyang retirement kaysa sa isa na namang finals MVP po na run. I'm pretty sure of that. And Kiefer Ravenna is papapasok pa lang po siya sa kanyang prime. He's also a very good playmaker, so hindi niya kailangan masyado po yung bola. Yung shooting niya is very good, so he will fit very well with Stanley Pringle, Scottie Thompson. Now, problema ko lang dito, Kiefer Ravenna is one of the faces po of the MVP franchises. I highly doubt that MVP will let him go. And I also do not think Kiefer is actually wanting to change side to the San Miguel Corporation. Actually, nakita ko dito, ito pong rumor na ito is, ang naging basehan niya lang is this article po where Coach Tim Cone told spin.ph na ito yung mga players po na sana na try niya pong i-coach. That's Alvin Patrimonio, Junmar Fajardo, Vergel Meneses. Ang nabanggit niya nga is itong si Kiefer Ravenna. Which actually indicates na Coach Tim Cone is aware that there is a minimal chance that he will ever have the opportunity to coach a Kiefer Ravenna. Kaya nga, sinabi niya dito, paano daw ba ikukuchang isang Kiefer Ravenna sa Gilas? Parang gano'n. Kasi I think he knows that it will be very hard na ito pong si Ravenna is mapunta po sa Ginebra. So for me, the rumor, it's not true. It will not happen. Pero malay natin, di ba? Pwede rin naman mali po ako. So baka ba, ano sa palagay mo? Tama ba? Or dapat bang itry po na kunin ng Ginebra si Kiefer Ravenna? Comment lang po sa baba.